Mga ka-taxpayer kong minamahal, so much confusion at so much disappointment sa mga taxpayers sa buong Pilipinas itong dinulot ng Revenue Regulations number 1-2022. Ayan. So pag-usapan ho natin itong napakabuting objective ng ating mga namamahala sa ating pamahalaan. Ang sabi ho dito ay magkakaroon po ng extension. Okay. Extension. So okay 'yun, extension pala eh. Ang susunod mong, ayan, kung kailangan nyo ng tax consultant, tax specialist, andyan dyan si Aling Yu. At isina-shout out ko rin si Ernesto Moreno. Magaling ding yang consultant. Pwede nyo yung kunin. Ano? At i-google nyo na lang yung kanilang mga pangalan. So, when the law does not distinguish, do not distinguish. Nakakahiyaman lang aminin, naghahanap po tayo ng kopya nito, pero wala ho tayong makuhang kopya at hindi pa ho ata ito na i-release sa BIR website. So, may mga kaibigan ho tayo, katulad ni Ernesto Moreno, na nagbigay ho ng kopya. So, ito po ang kopyang ito, sabi rito, extension of deadline. Okay, ano yung i-extend? So, in-specify dito kung ano yung i-extend. Ano daw yung coverage? Dito lang kayo pupunta. Huwag kayong malilito. Section 2. Yun. Section 2 coverage. So, ang extension daw is this month of 2022 for 30 calendar days from their due dates. Ayun, maliwanag ha. From their due dates. Due date ng... Ay, pala, hindi ko... Sorry. Ayan. Ang coverage is, ayan, September 2. Section 2, for the month of January, very specific, January 2022, 30 days from its due date. Okay, ano yung due date? Ang pinag-uusapan is, submission, unahin natin to, submission, mali-mali itong ginagawa ko ha, submission and filing of documents and or return as well as payment of corresponding taxes due thereon. Ito maganda. Andito rin si Christina Profeta. Good morning. Ito maganda. Kanina nag-uusap kami ng anak kong si Emelson Maestro. Sabi sa anak ko, Emelson. Sabi, Dad, may nagtanong eh sa BIR. Ano yung tanong? Kung yung inventory list ay extended din ba yung pagpa-file? Ang sagot ng BIR nung RDO, hindi! Hindi yung kasama! So, tatanungin natin yung batas. Okay, sabing ganun dito. Submission and filing of documents. So, yung inventory list ba? Yan. Document. The answer is yes. O since document siya, extended siya. Pero mamaya kung i-discuss, itong ito ay hindi pa ho applicable kay Christina Profeta, kay Alin Yu, at kay Ernesto Moreno. Okay? Hindi pa ho siya applicable. And i-explain ko pa lang ho, sabi ko, RR1-2022, explanation and application. And i-explain ko pa lang, hindi ko pa ho din i-discuss paano siya ina-apply. Ayan. So, kasama ho yung inventory list dito. Kung ito ho ay totoo, itong pinag-uusapan natin, at kung ito ho ay may jurisdiction sa taxpayer. Kasi dapat yung intindihin, may jurisdiction ba to sa akin? January 2022 ba ngayon? The answer is yes. Okay? Due date. May mga due date ba sa January 2022. Yes, maraming due date. Nandiyan yung value added tax, inventory list,
yung Alpalis, ayan, marami sinasagnit eh, di ba? Yung 1601 EQ, yung 2550 Q, ayan. So maraming mga forms na sinasagnit. They are lahat ng form, lahat ng documents na required isagmit within the month of January 2022 ay nasasakop ng coverage nito, itong number one. Okay. So, pati may payment man o wala, ah, with or without payment. So, coverage. Basahin natin yung number two, coverage. At saka, teka muna pala, yung mga gustong kumuha ng mga BIR collection manual, mga 322 pages ho yan. So, pini-DF ko na para sa inyo. Pwede nyo na hong i-download. Ito ho yung libre ho, walang bayad. Collection manual, nakikita nyo dyan. Pwede ho yung i-download. Ayan ho yung kanyang QR code. Eh, libre naman. Download nyo. Marami kayong makukuhang tips and techniques ng BIR ho dyan. So, pag-usapan ho natin yung susunod. Filing. Yun. Dito napipikon si, ano, si Alin. Sabi rito, filing opposition papers, reply, protest, documents, and other similar letters and correspondences in relation to the ongoing BIR audit. Okay. So, kung ang due date, ibig sabihin, due date na, kailangan mo na mag-file, last day to file, at yung last day mo ay nag-fall within the month of January 2022, may extend daw ng another 30 days. That is very good. That is very good. Pero, ano yung kapalit? Ayun. Siyempre, hindi naman gagawa ang BIR ng ganito, no? Walang kapalit. That is insane. Lahat ng ginagawa ng BIR, mayroong kapalit o trade-off. Bigyan kita nitong 5, bigyan mo sa akin piso. Ganun ang mangyayari niyan. Diba? So, naintindihan nyo na yan, mga tungkol yan sa protest. Ayan, sabi dyan, protest eh, okay. Protest, sulat natin yon. Tungkol sa protest yan. At saka submission ng evidences. So, number three, basahin natin number three. Filing, application of tax refund, including VAT refund, processing of VAT claim, o extended daw yon. So, refund ang pinag-uusapan. Ito matindi. Yung issue, ito para sa BIR to. Para sa BIR. O, BIR only. So, yung BIR ngayon, issuance of assessment notice, warrant of garnishment and levy, as well as warrant of garnishment to enforce collection of tax. So, binigyan din ng BIR yung sarili nila ng extension. Yung pala, nakatago yung kanilang gusto doon mismo sa regulation. Pwede ba yun? Ayun, yun yung sasagutin natin. Application na ngayon, application. Ayan, so, binigyan ngayon, ha? Filing, etc. Hindi ko nababasahin to. Kayang-kaya ito. Section 3, Section 4, hindi ko nababasahin yan. Okay. Ito ngayon, sir. Pinirmahan ito ng magiting na si Carlos Dominguez, magiting po yan, at isang magiting na Cesar Dulay. Parehong magiting po yan, mahuhusay na tao yan. At ito po, ito pinaka-importante sa lahat na dapat yung maintindihan, ito po ay na-receive, ito, na-receive po yan noong January 27 alas 4:50 ng hapon. Okay. Na-receive noong Records Management Division. Okay. Ganito po yan. Kaya hindi ho ninyo ito nakikita sa BIR website kasi hindi pa ho siya batas. Kasi po, ang mga revenue regulations ng BIR, bago ho siya maging batas, number one, requirement ho ng new civil code ho natin, dapat ho yan ay pinapublish sa newspaper of general circulation. For example, Inquirer, Philippine Star,
Manila Bulletin, etc., etc. So, hanggang hindi ho siya ipinapublish, hindi ho siya magiging valid and binding sa mga taxpayer. Ibig sabihin, walang kwenta to. Hindi ito batas. So, kailan siya magiging batas? Sabi dito sa pinag-aralan natin, yan ay na-receive ng January 27, 2022. Okay. Lalagyan ko lang yung aking tenga ng masyado malakas ang boses ko eh. Apektuhan yung pandinig ko eh. So, meron na ako. Kung gusto niyan, binili ko sa Germany. So, ibig sabihin, ipagpalagay natin na yan ay na-i-publish ng January 2022 sa newspaper of general circulation. So, sabi sa ng ating new civil code, magiging batas lang po ang RR 1-2020 kapag lumagpas na po from the time na yan ay pinabli sa dyaryo, 15 days. So, kung January 27 yan, bibiling tayo ng 15 days. O, tulungan nyo ako sa pagbibilang. January 28, 29, 30. Pa, may tatlong araw na. February 1, February 2, February 3, February 4, February 5, February 6, February 7, February 8, February 9, February 10, February 11, February 12. So, yung batas ay magiging, yung RR 1-2022 ay magiging batas lang po, mga ka-taxpayer kung minamahal, sa February 13. So, therefore, okay, valid ba siya ng January? Eh, siyempre, na-file mo na lahat yun eh. Sa lahat nung nire-require, na-file mo na nung January. Paano mo i-extend yung na-file mo na? Diba? Paano mo i-extend yung na-file mo na? Diba? So, walang bisa itong batas na pinag-uusapan natin ayon ho sa new civil code. So therefore, wag ho kayong magalit, wag ho kayong magdamdam, kasi itong batas na to ay wala hong bisa as of today, at kung may magkakaroon siya ng bisa sa February 13. Malapit na ho yung Valentine niya, isang araw na lang, Valentine. Happy Valentine nga pala sa mga nanonood sa atin ngayon, okay? Eh, na-file yun na. So, therefore, wala na kayong dapat intindihin. Na-file yun eh. Ah, kung tatanungin nyo ako, sir, eh, hindi mo na ako magpa-file. Mali. Ha? Mag-file ka. Kasi yung batas na nire-refer mo ay hindi pa ho batas as of today hanggang February. Magiging batas siya sa February 13. Kung na siya ay na publish sa dyaryo ng January 27. Yan ho yung istorya nito. Okay, wag ho kayong, oy, magandang umaga kay Marisa Jonas. Magaling na bookkeeper si Marisa Jonas, ha? So, wag ho kayong magalit. At wag ho kayong sumunod sa mga nagsasabi ninyo, lalong-lalo na yung mga auditors ninyo, mga ano po ninyo, bookkeeper. I-delay natin. Actually, gusto lang ng bookkeeper tsaka auditor ninyo. I-delay yung trabaho nila. Ibig sabihin, hindi nila nagagawa yung trabaho nila on time. So, ang gagawin ho ninyo ngayon, mag-file ho kayo ng dapat nyong i-file. Okay? Ang pinag-uusapan kasi, yung mag-fall within January 2022. Eh, kung yung deadline is nag-fall ng February, eh, di hindi kasama. Kung sakaling tama ito, eh, sir, February 1 yung due date eh. O hindi ka kasama. Diba? Mag-file ka ng February 1. Ngayon, pag-usapan natin yung application. Ako ay sumasang-ayon sa sinasabi ni Aline na ito ay ginawa
para paboran. Yung, sorry, sa mga VIP ng BIR, ha? VIP. May bago ng ibig sabihin ng VIP ngayon. Sabi nung kaisama ko, sir, sir, may bago ng ibig sabihin ng VIP. Pagdating sa BIR, sabi sa akin, oh, ang akala ko is very important person yan, sir. Anong ibig sabihin sa VIP pag BIR? Alam mo, sa BIR, sir, maraming VIP. Ano? Ano ibig sabihin ng VIP? Very incompetent person. Sabi ko, ha? Yun ba bagong, ano? Very incompetent person. So, wag naman natin. Eh, sabi ko, kahit na very incompetent, kung sa palagay mo, very incompetent sila, eh di, turuan na lang natin, sir. Mga Pilipino, hindi naman yan eh. Turuan na lang natin kasi pag yan ay nanatiling incompetent, ang epektado tayo mga taxpayer. Tuluan natin maging very competent person at para maging very important person sila. So ngayon, ito ang ano benefits niyang ginagawa nito. Yung RR1-2022 actually ine-extend ng mga BIR official yung kanilang right, number one, to assess a tax. Kaya inisyo to. At number two, is right to collect a tax. Yun ho yung dalawang ine-extend nila. Now, bakit nila binigyan ka ng 30 days. Pero, sa totoo, binigyan ng BIR yung sarili nila. Totoo naman to eh. Binigyan ka ng 30 days extension. Pero yung BIR, binigyan nila yung sarili nila ng 90 days. Sir, paano naging 90 days? Siyempre, in-extend nila ng 30 days, kukunin nila yung 30 days. Pareho lang kayo, di ba? 30 days extension mo, kami rin, meron kaming 30 days extension. Eh, nakasulat na nga dito eh. Pag-i-issue ng assessment, pag-i-issue ng warrant of garnishment, meron silang extension on another 30 days. Bukod doon, sabi ng batas, pag na-suspend, binibigyan ng batas ng additional 60 days ang BIR ha, na i-serve, mag-assess at mag-collect ng tax. O di ilan na yung ano nila, extension nila? 30 plus 60 days, o di 90 days. So, sino panalo ha, sa equation ng RR1-2022? Taxpayer ba? Hindi. Siyempre, generally, yung mga walang letter of authority, walang assessment notices, generally, panalo taxpayer. Generally, yung mga walang mga problema sa tax. Pero, yung 70,000 na may letter of authority, ibig ko 70,000 yearly yan, ha? So, kung tatlong taon yan, di 210,000 taxpayers yan. May problema. Kasi na-extend yung right ng BIR ng to assess a tax and to collect a tax ng 90 days. Yan ho ang epekto ng RR1-2022. So, with that mga ka-taxpayer kong minamahal, marami pong salamat. At sabi ni Alin, the DOF gave CIR the power to extend deadline in this regulation. Yun, alam mo yan, power game yan. Power game. Pero, sinasabi ko na, kahit na ganyan ang ginawa nila, pilay. Pilay yung kanilang RR1-2022 because kailangan magiging valid siya pag number one, na-publish. Number two, pag natapos yung 15 days from the date of publication, since hindi siya batas right now, suggestion ko sa mga nakikinig sa akin, i-file ninyo yung protest ninyo, i-file yung return and document ninyo na due date within January 2022. Otherwise, void yung inyong magiging gagawin. Kahit nasasabihin nyo, sinunod ko lang yung RR1-2020. May nakasulat po sa batas na ang mali ng ahente ng ating government agency ay hindi mali ng ating government agency. Yan ho yung batas natin. Yan po ay nakasulat sa 1987 Administrative Code. At meron pong mga jurisprudence na inisyo na po ang ating Supreme Court.
With that, mga ka-taxpayer kong minamahal, sana po ay nakatulong ng kaunti o nakatulong ng malaki itong ating pagbubunyag at pag-e-explain ng mga bagay na dapat maintindihan ng mga ka-taxpayer kong minamahal. Peace and happiness be with you for life. See you later.